yung yung vice health services, yung lalo yung dun sa mga nanganganak o kaya yung mga bagong panganak na ayusin, lagyan ng budget, lagyan ng staff ng tao, ng mga midwives na ngayon eh, nag-a-abroad halos lahat eh, no? Ayusin yun. So, magyan ng, ano, ganun ka konkreto mga hakbang, no? Importante kasi malaki pa rin ang role ng group ng gobyerno, ng governance, no? Kasi sila naman yung nagpapatupad ng batas, sila yung naglalagay ng budget. Ang isang may tutulong ng mga medis is i-monitor yung kanilang mga local governments na din agagawa na nalalagyan talaga ng budget yung mga lalo sa basic social health services, no? Education, kalusugan, tapos yung patubig, yung tubig, no? Yung basic sanitation. Kasi yan, medyo depresyo nga rin ang patubig, eh, no? Oo. Lalo ngayon. Lalo ngayon. Lalo ngayon. Lalo ngayon. Lalo ngayon. Pero isa yun. Tapos yung importante rin niya yung mag-organisa yung mga komunidad, mga volunteer groups, no, na pwedeng tumulong sa kanilang local government, o kaya magsagawa ng sarili-sarili din nila mga proyekto. Going back to sa sinasabi mo, kasi may sinasabi ka na dapat maglagay ang budget o magawa ng ordinansa yung importante mga local government, no? Eh kung hindi, anong pwedeng gawin nila? Kukulitin natin. No? At siguro handa rin tayo. Kasama tayo dyan. Kasama yung kakampi online. Kukulit sa mga ito, di ba? Saka yung media, malaki ang... media. Siyempre, media ang bias ko, no? Ang tawag dyan, importante ang papel ng mga local na mamamahayag, no? Periodista, broadcaster. Kahit ngayon yung mga online, yung mga blog sa internet, importante yan. Kasi sila yung pwedeng kung may mga, mag-monitor, tapos kung may mga anomaly, sila yung magbubunyag para alam ng tao ang nangyayari sa kanilang mga pera. At siguro, mga paalala din natin sa ating mga kababayan, dapat lagi natin iginigiit yung karapatan natin para dito, no? Mm-hmm. Oo, lagi nating tinitingnan, minomonitor ang lahat ng mga pinag-uusapan natin ngayon, di ba? Oo, yun yung isang importante kasi nga, kami sa United Nations, importante sa amin yung karapatan pantao, human rights. Mm-hmm. Meron ka niyan, pero kailangan mong igiit, i-exercise, no? Mm-hmm. Isagawa. Kasi meron ka nga yan, nakaupo ka lang, wala ka namang libro, paano baliwala din yung iyong inherent o God-given na karapatan. Okay. So, nasa iyo yung pagkakataon, Mr. Dino Subing-Subing o Kuya Dino, na anayahan natin lahat yung okay. Mga kababayan, especially kahit na yung mga nasa anong, baka may inaanyayahan kung lahat ng Pinoy, saan man kayo naroroon, na sumama doon sa mga stand-up and speak-out activities na mangyayari sa buong mundo. On October 17, Philippine time, pero sa ibang, pwedeng October 16 yan eh, no? O okay. October 18. Mm-hmm. So, depende kung nasaan kayo. Ang importante, yung puntahan niyo yung mga website na binanggit ko kanina para malaman niyo yung mga detalye ng mga mangyayaring events sa inyong kinaroroonan, sa Europa, sa US, etc. So yung binigay kong website, www.standagainstpoverty.org tsaka www.endpoverty2015.org. Tapos kung gusto niyo mapanood yung mga nakaka-inspire na videos din, punta kayo sa YouTube, marami din eh. I-type in nyo lang sa search sa YouTube, stand up. Marami na kayo makikita ng Tapos, o kaya Millennium Development Goals, o kaya MDG. Marami mga videos na doon nyo matututunan yung issue eh. Meron pang isang, yung diary nila Angelina Jolie. Kasi sila tumutulong talaga sa United Nations para sa kampanyang to eh. Namuhay sila sa Africa, ilang araw, dalawa sila eh. Si Dr. Jeffrey Sachs, isang sikat na ekonomista, tsaka si Angelina Jolie. So, makita niyo yung diary doon nila doon. Produced by MTV. Mga ganon. So, kahit anong hilig mo, mayroong mensaheng, makikita mo yung mensahe ng stand-up speak out, tsaka ng Millennium Development Goals. So, pwedeng musika yun, video. So, doon yung pwedeng malaman yung issue. Of course, dito sa Pilipinas,
Pilipinas, makikipagtulungan pa rin kami continuously with you, Ate Fe. So hopefully, tulungan tayo habang papalapit ang araw, yung updates sa kayong announcements natin. Ito na. So, bibigyan lagi kita ng update sa email. Ito na hugis ng ating araw mismo. Ito na ang mga tutugtog sa ating ganyan. Ito na yung final program. Yan. So, yan. Saka siguro, yung mga gustong mag-comment, may vlog naman tayo. Yan. Kakampi. At saka sa inyo rin siguro. Kung may mga tanong kayo, may mga request, pwede nyo rin ako sulatan sa email ko. Medyo mabubulol lang kayo sa pilito ko. Subing-subing. S-U-B-I-N-G, S-U-B-I-N-G at UNFPA .org. Ah, okay. Yan. So, yun ang aking email. Okay. So, congratulations or good luck sa ating... Alright. Sama-sama tayo. Magkita-kita tayo sa 17. Siyempre. Saan ba kayo banda? Dito kayo sa... Nag-ari kayo actually. So, meron tayo sa... Actually, sa may ano na yan, yung open... Yung sa Luneta is gagawin na sa open amphitheater. Yung kung saan ginagawa ang concert at the park. Ah, okay. Yun. Tapos... lilipat naman kami sa Quezon Memorial Circle. Tapos sa gabi, nasa market naman tayo tugtugan. So, gano'n eh. Sige. So, siguro sa lahat-lahat ay nasa atin ang pag-asa. Nasa atin lahat, no? Oo. Sa after siguro ng event, yung mga photos at videos pa dadal lang kita para ma-share natin sa ibang mga kababay. Siguro, Dino, kung may mga nais ka pang ipaalam, ay, nasa iyong pagkakataon, mahaba oras ko para sa'yo. Alam mo ba, congratulations pala ang isa ka sa malaking hits na produce natin, ano? Sabihin, marami nakinig. Alright. Nakuha natin, ano? Nice. Okay. So, nasa iyong pagkakataon, para, well, yung mga kabataan katulad ng mga taga-PLN na narito ngayon, mabigyan natin ng gabay, di ba? Okay. So, ikaw, stand up and speak up. Yeah, simple lang naman ang aking mensahe. Sa October 17, sama-sama tayong kumilos, mandigan, labanan ng kahirapan, pero umpisa pa lang yon. Tuloy-tuloy na tayo hanggang 2015. Tulungan tayo para makamit ng Pilipinas yung mga target niya sa lahat ng 8 Millennium Development Goals. Kakabataan, kayo ang sa susi, no? Sa pagkamit nito. Kasi kayo ang pinaka-energetic. Kayo rin, sa buong mundo, kayo rin ang pinakamalaking generation ngayon ng kabataan. 25% ng 6 billion kabataan. So, nasa sa inyo ang susi talaga. At siguro, Dino, sa mga susunod ng panahon, may makakausap tayo sa mga iba mo pang yung ating mga kasama dito sa ibang UN agencies, siguro sa mga next episodes bago mag-October 17, no? Sige, dire-diretso na natin to, ratsadahin na natin. Alright. Sige. At siguro kung mapapadalahan mo ako ng mga materials ay madali nating ma-ilagay din sa ating ginagawa ngayon. So, congratulations and good luck sa ating lahat. Good luck sa ating lahat. Mr. Dino Subing-Subing, thank you very much. At salamat sa tulong niyo, Ate Fe. Napapaabot natin ng impormasyon sa pinakamaraming bilang. Okay, thank you very much po. Okay, good evening. Bye-bye.